Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ginugunita sina Santa Marta, Santa Maria, at San Lazaro. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuhay ng iyong anak si Lazaro mula sa kamatayan at buong lugod siyang tinanggap ni Marta sa kanyang tahanan. Ipagkaloob mong sa tapat naming pagdilingkod sa aming kapwa, mapagnilayan namin tulad ni Maria ang iyong salita at makamit ang iyong gantimpala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Joachim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Huda na paroon upang magsumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman. Baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masasamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinuhod ako sa hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko sa kanila dahil sa masamang ginagawa nila. Sasabihin mo sa kanila, sinabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi niyo susundin ang mga utos ko sa inyo at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propeta ang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa silo at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta, at ng lahat ng mga tao na sa templo ng Panginoon. Pagkatapos niya magsalita, si Jeremias ay dinakip nila, dapat kang mamatay. Bakit nagpahayag ka ng pangalan ng Panginoon na matutulad sa silo ang templong ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman. At siya'y pinaligiran ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyon dinggin ang akong iyong ginigiling. Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw. Ang nangamumuhi ng walang dahilan, higit na marami sa bundok kong taglay. Daming sinungaling na nagpaparatang, ang hangad sa akin ako'y mapatay. Ang pag-aari kong di naman ninakaw,
nais nilang kunit dapat daw ibigay. Panginoon, iyong dinggin, dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkuunsyami. Sa kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko, na din ako'y nakilala. Ang pagmamahal ko sa banal na templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa aking bumagsak paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo poon. Sana iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Magsitayo po ang lahat. Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila ay aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria'y naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay kailanman." Pinaniniwalaan mo ba ito? "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng ating pagdedebosyon at araw ng Poong Yesus Nazareno. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Kasabay nito, ngayong araw na ito'y ating ding ipinagdiriwang at ginugunita ang mga magkakapatid
na Marta, Maria, at Lazaro. Noong dalawang linggo na nakalipas, ibinida sa atin ang magkapatid na Marta at Maria. At sa ating pagninilay, naging bida si Maria kung paanong pinili niya ang mas mahalaga. Natatandaan niyo po ba yung pagninilay natin ngayon? Ngayon naman, hayaan naman nating si Marta ang ating ibida sa araw na ito. Kung nakalimutan niyo na ang kwento ni Maria, puntahan na lang natin ang kwento ni Marta. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento ng magkakapatid. Nagluluksa ang magkapatid na Maria at Marta sapagkat namatay ang kanilang kapatid na si Lazaro. At noong panahong iyon, burol ng kanilang kapatid. Kaya naman nagluluksa ang magkapatid. Kaya sa ating ebanghelyo, sinabi doon na marami sa mga dumalaw kina Marta at Maria ay inaaliw sila. Yung mga bisita, inaaliw, pinapasaya, pinapagaang ang kalooban ng magkapatid na namatayan. Ini-imagine ko ang pangyayaring ito habang nakaburol si Lazaro. Siguro marami doon nakikiramay. Marami nakikipagkwentuhan. Yung iba siguro, no, yung inaapis yung pakiramdam ng magkapatid. No? Maaring hindi tulad ng burol sa panahon natin ngayon. Diba? Sa mga burol natin, ano yung matatagpuan mo? Mga nagsusugal, mga nagiinuman, o kaya ngayon, pati video okay. Diba? Eh, pag ako dumadalaw sa mga namatayan, magmimisa, iintayin ko munang magligpit yung mga nagsugal. No? Ganyan yung laman ng burol ngayon eh, no? No? Siyempre, bukod dun sa mga nakikiramay, ganyan yung nakikita natin. No? Ginagawa yung mga ito para gumaang kahit papaano yung pakiramdam ng mga namatayan. May mga bisita, nagkukwentuhan kung paano naging mabuti yung namatay. Binabalikan ang kanilang karanasan doon sa namatay. Lahat ito ay para sa pansamantalang kasiyahan. Pansamantalang kaginhawahan. Kaya naman, nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Iniwan niya yung mga nakikiramay. Iniwan niya yung mga nakikipagkwentuhan. Iniwan niya yung mga nag-aaliw sa kanya. Tingnan mo yung attitude ni Marta. Kahit maraming nagpapasaya sa kanya o nang aaliw, nang marinig niya na paparating si Jesus, iniwan niya ang mga ito. Iniwan niya ang mga pansamantalang kasiyahan at sinalubong si Jesus. Bukod dito, ang lalong nagpaantig kay Jesus ay ang pananampalatayang ipinahayag ni Marta sa pagsasabing, "Panginoon, kung kayo po'y naririto, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon,
ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin niya ninyo sa Kanya. Ito yung nais ipakita sa atin ni Santa Marta. Ang isang pananampalatayang kay Jesus lang matatagpuan ang tunay at panghabang buhay na kasiyahan. Kung yung mga taong nang aaliw, mga pansamantalang kasiyahan, si Jesus, sa Kanya lang matatagpuan ang tunay at panghabang buhay na kasiyahan. Maaring marami sa atin sa panahon ngayon malulungkot. Maaring dahil ito sa iba't ibang pinagdadaanan natin sa buhay. Maaring dahil sa problema, maaring dahil namatayan, o kaya may sakit ang ating mga mahal sa buhay, o baka tayo mismo yung may sakit. Lahat ito nagpapalungkot sa atin. Maaring dahil gipit o naghihirap. Kaya hindi natin masisisi yung mga malulungkot ngayon kung bakit naghahanap sila ng mang-aaliw sa kanila. Yung mga hiniwalayan, hindi mo masisi kung bakit ganun na lang naghahanap ng makakasama. Yung mga naghihirap o gipit, hindi mo masisi kung bakit sa patalim kumakapit. Andyan yung iba, hinahanap na mga kahit panandali ang kasiyahan. Yung iba, sa bisyo na pupunta. Bakit? Kasi kahit man lang sa sandali, makalimot. Yung iba naman, sa material, kumakapit. Yung iba, kahit pinagbabawal na relasyon, pinaninindigan. Kasi pakiramdam, doon nakakahanap ng kasiyahan. Pero ang hindi natin nauunawaan, panandalian lang ang lahat ng ito. Lahat ito hindi naman magtatagal. Lahat ito lilipas. Una, dahil ito ay hindi mabuti. Pangalawa, ay dahil ito ay makamundo. Anumang makamundo, matatapos lang din sa mundo. Pero kung sa panahon ng kalungkutan, panahon ng kasawian, kahirapan, hiwalayan, o kagipitan, kung si Jesus lang ang hahanapin at pupuntahan, matatagpuan natin ang panghabang buhay na kasiyahan. Tanging si Jesus lang ang makapagbibigay sa atin ng ganitong kasiyahan dahil kay Jesus lang nagmumula at sa Kanya lang sanhi ang lahat ng kabutihan. Yung bisyo, sandali lang yan. Makakalimutan mo ngayon, pero sa huli, malungkot ka pa rin. Yung relasyon na sinasamahan mo, dahil bawal, masaya lang ngayon. Pero kapag nabuking, magdudulot sa'yo ng sakit. Yung mga kinakapitan at pinupuntahan nating panandali ang kasiyahan, lahat yan lilipas. Lahat yan kukupas. Dahil hindi naman talaga pangmatagalan. Mga kapatid, tandaan, anumang daan na madali pero masama, kahit kailan, hindi magtatagal at magdadala sa atin sa kalungkutan. Pero anumang mabuti, kahit ito ay mahirap
at kailangang magtiis, may aasahang kasiyahan sa katapusan. Ang hamon sa atin, sa panahon ng kalungkutan, piliin, hanapin, at puntahan si Jesus. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa kapistahang ito nina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, alalahanin natin ang mga taong naglilingkod sa atin araw-araw at hilingin natin sa Diyos na ipagkaloob sa kanila ang mga pagpapala at biyayang nais nilang makamit. Ating sambitin sa bawat panalangin, tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga nanulungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin, sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Tulad nina Santa Marta, Santa Maria, at San Lazaro, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga yumaong mananampalataya na naglingkod noong sila ay nabubuhay pa, naway umani sa langit ng mga bunga ng kanilang mga pagsisikap, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Sa Diyos lang matatagpuan ang tunay na kaginhawahan at panghabang buhay na kasiyahan. Kaya't sa katahimikan, ating ilapit sa Kanya ang ating mga pinagdadaanan at mga kalungkutan. Manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Panginoong Diyos, humihingi kami ng biyaya ng paglilingkod. Marapatin mo na ang aming buhay at gawain ay maging mabunga para sa marami upang kami ay makapaglingkod ng katulad ni Marta. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mong ang aming mapagpakumbabang pagdilingkod ay kalugdan mo sa ikararangal na mga banal mong ikinalulugod at sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mahapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalanging wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maghihandog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kayon din naman, matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian.
alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni Santa Maria, Santa Marta, San Lazaro, San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Mahapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magmamaliw na kabutihang ngayon paman ay minagandang loob mong ibigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa mga nalulungkot sa mga panahon ngayon, gayahin si Marta. Lapitan si Jesus, sapagkat sa Kanya lang matatagpuan ang tunay at panghabang buhay na kasiyahan. Pero kailangang bitawan ang mga panandaliang kasiyahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, nasa kalungkutan, may dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.